Pinipili ni Nicole ang sasakyang jeep. Umiiwas siya sa punuan kahit fully vaccinated siya. Mahirap na raw mahawa ng COVID virus na pwede niyang madala sa bahay. Hindi ako sumisiksik totally kasi po eh. Asan yung diskarte mo? Pag medyo madami na po, hindi na po ako sumasakay. Hindi bali lang malate ako. Pero mukhang magkakaproblema ang mga pasaherong gaya ni Nicole dahil isusulong ng Department of Transportation sa IATF na lakihan ang kapasidad at gawing 100% ang capacity ng pasahero sa jeep at bus. We are looking to pilot po dito sa Metro Manila. We are pushing for 100%. Pero yung proposal po namin sa IATF ay may iba-iba pong aspeto na maaari pong hindi 100% kasi magkakaroon po tayo ng increase. Natuwa ang tsuper na si Mang Narciso. Sa wakas, makakabawi na rin umano sila sa hagupit ng serye ng oil price hikes. Wala na ako kami kinikita. Sana maintain lang kami ng gobyerno na talagang kami, halos hanggat boundary lang kami nangyari sa amin. Minsan mayuwi kami 200-300. Sa ngayon kasi, 50% lang ang allowed capacity ng passengers sa loob ng jeep. Pero kapag ginawa itong 100% capacity, hindi talagang malayong magdikit ang balikat o ibang parte ng katawan ng mga pasahero, lalo na kung punuan na. Kaya kabado tuloy ang ilang pasahero ng jeep na araw-araw nakikipagbuno papunta at pauwing trabaho. Ang gagawin ko, matitingin ako ng mga dumadaan na hindi masyadong marami ang mga nakasakay. Magkakahawaan din kasi, virus kasi, hindi naman natin na siya nakikita eh. Siguro sir, for now, hindi pa po kasi madami pa rin pong COVID cases po. Tiniyak naman ang mga bus operators na gagana pa rin ang basic health protocols gaya ng pagsusot ng face shield at face mask sa mga pasahero. Ang importante umano, may dagdag kita mga tsuper sa gitna ng walang habas na pagmahal ng petrolyo. Kung hindi naman nila maibigay yung 100%, depende po sa sasabi ng IATF, yung 50 namin, magbigay lang sila ng 75, dumagdag ng 25%. Kasi nga, medyo siyempre pag-aralan muna hanggang sa mag 100%. Siguro po magpapasalamat sa kami ron. Pero may ilang pasahero ng bus na kontra sa dagdag kapasidad. Hindi muna yung 100% kasi hindi pa naman ganun ka... Baba yung kaso natin din, tuloy-tuloy pa rin naman. Siguro para maiwasan na rin yung paulit-ulit na pagla-lockdown. Kawawa naman yung tao, magkaka-COVID tayo lahat niyan kung gano'ng gagawin nila. Tsaka kung pupunuin nila yung mga bus, lahat maapektuhan. Mga konduktor, mga driver, tiis-tiis lang muna eh. Kahit kami, nagtatrabaho, tiis-tiis eh. Walang pagkontra ang Department of Health sa planong pagpuno ng pasahero ng jeep at bus sa gitna ng pagbaba ng COVID-19 cases. Ang importante, nasusunod na rin ang tatlo sa panuntunan ng apat dapat. Kumbaga, social distancing lang ang mawawala. As a health practitioner, syempre kinakabahan tayo. Pero sa pagbubukas natin ng ekonomiya kasi with these sectors that we are opening up, kailangan may safeguards lagi. Hindi mo kaya mag-physical distance but at least nag-mask ka, nag-face shield ka, hindi ka nagsalita, hindi ka kumain, nag-sanitize ka ng kamay mo, may adequate ventilation yung pinuntahan mo. Yung physical distancing, isa sakripisyo natin yan. Hindi pa rin malinaw kung ano ang magiging patakaran sa plastic barrier at pasahan ng pamasahe sa jeep. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.